Ayan. So, Kailin, run down again. Ano yung role mo dito sa Black Lipstick? Ano yung dapat abangan? Ang role ko dito sa Black Lipstick, I'm Ikay / Jessie. I'm Ikay po. Kapag I have vitiligo and I am Jessie po. Kapag ako ay ginto, ganda po yung itsura ko. Without bangs lang. Tarawa po akong bangs dito. So, dito po, I have vitiligo. And with my skin condition, hindi ko po mahal yung sarili ko. Hindi ko po accepted yung imperfections ko. Anong research ginawa mo about the condition of vitiligo? Pinanood ko po yung mga interviews ng isang model. Mm-hmm. Na si Winnie Harlow ba to? Yes. Meron po siyang vitiligo. So, yeah, nalaman ko po yung confidence niya. Like, she's flaunting all of her imperfections. And yun po yung napamahal ako sa kanya because of that. Mm-hmm. Kaya anong pakiramdam na bida? Ay! Pressure? Honestly po, pressured po na bida. And at the same time, I excited po ako na makita po ako ng aking mga sunflowers or lahat ng mga kapuso natin na mabait naman po ako. So, yeah, mas more pressured po and kinakabahan. Kasi ang sukat ang kasi ng pagiging artista, yung bibiling ka, parang bibiling ng ticket para sa'yo, di ba? So ito kasi bibiling ng ticket sa sinehan. So, anong pakiramdam na paano kung ganyan? Ang dami pong tumatakbo sa utak ko ngayon na positive, but at the same time, the devil is always there. So, ang dami pong negative din na pupasok sa isip ko and ayoko naman pong makain ng negativity na yun. I'm spreading positivity sa lahat, but hindi nga po, like what I've said, hindi natin may iwasan na may negative things sa buhay natin or negative thoughts na tumatakbo sa utak natin. So, sana po talaga abangan po at manood lahat ng, hindi lang kapuso, di ba? lahat ng mga Pilipino natin. Pero ikaw, like, syempre, as a young actress, ano, how do you put pressure on yourself or how do you manage it, rather? Kapag, I'm an overthinker po kasi, honestly, I'm an overthinker. And may mga times na pag mag-isa lang ako, dun po talaga ako sobrang nag-overthink. May times na I'm crying by myself kasi like parang inaanay pong negative thoughts na po pasok sa utak ko. But I learned na para ma-overcome mo yun and para maging positive ulit yung outcome mo sa life mo, just talk to God. Talk to Him about what you're feeling and just pray. Kasi feeling ko po yun ko yung dapat na kasanayan natin to pray, to talk to Him, to communicate with Him. Kasi sasagutin naman niya naman po yun in a very unexpected way. Anong issue sa inyo ni Bianca? Sabi po ni Bianca, nako, that was 2018. That issue was so 2018. It's 2019. Pero kasi lumalabas pa rin. Bakit parang ganun? Yun po siguro yung mga taong hindi pa rin nakakagat over sa negativity na yun. May boyfriend ka na yun? Kayo pa rin? Sorry. Kayo pa rin ako. Sino pong kayo yon? So, wala po akong boyfriend ngayon. Wala po akong boyfriend. I'm not talking to anyone right now. Ba parang nagiging ka kay ano? Kay... Darren? Hindi. Sino ba to? Si Darren Espanto po. Naku, we're friends po ni Darren. Sobrang friends po kami ngayon. Kumbaga, kung papapiliin man ako kung Jojo Wan o totropahin, totropahin! Oo nga, guwapo naman yun. Si Darden, oo naman po. And he's a nice person. A very talented person. Paano ka naging close? Back then, when I was in ABS-CBN, background dancer, niya ako sa kanyang isang performance sa The Voice. So, dun po nag-start. And then, yun. Tapos, great, iba ka na. Ano po? Pwede na siya mag-back up sa'yo. Naku! Hindi na po musiko. So, ano pang mga aabangan sa'yo po ko dito? Kakatapos ko lang po ng Starstruck. So, ako po ay kanilang online insider. Starstruck insider. And after that po for next year, of course, I will be having a debut. And, wow. But before that, may concerts po. And then, yes, concerts. Plural po. And then, a teleserye. Pwede, pwede rin kayo mag-duet ni Darren. Pwede din po. Malay niyo po may concert po with him. No one knows the future. Kinaling ka kay Miguel? Ano po?
Kay Miguel? Kay Miguel? Opo, naling po ko sa kanya. Parang niligawan ka daw niya. Ay, nako. Hindi po yung hindi totoo. Hindi totoo na niligawan niya ako because I'm still young and he's old na. So, hindi naman sa old, pero kulong po ang hanap niya. So, yeah. Tawang-tawa ko nun sa... Kulong. I-invite na natin sila. Ayan, nako. Pinunta talaga dun sa issue bago mag-invite. Ayan, mga kapuso, my sunflowers, everyone. Sana manood po kayo ng Black Lipstick this October 9 na po yan in cinemas nationwide. At tama na po sa lahat ng negativity sa buhay. Always stay positive and learn to love yourself.